halos lahat ng mga Filipino ay pabor sa demokrasya. Sa katunayan, kapag sinabi nating demokrasya, halos lahat ng mga tao ay mapapaisip na ito ang rurok o ang huli at pinakamahusay na uri ng pamamahala sa isang bansa. Gayunpaman, kailangan nating maunawaan na kahit ang mga ancient Greeks na sinasabing nakaimbento ng demokrasya ay hindi bilib dito. Si Socrates, isa sa mga tagapagtatag ng Western philosophy at kinikilalang ama ng moral philosophy, ay mayroong malaking problema tungkol sa demokrasya, partikular na sa larangan ng pagboto. Para sa kanya, ang pagboto ay isang kasanayan o skill na kinakailangang mahasa. Ayon pa rin kay Socrates, ang pagboto ay hindi isang birthright, kundi karapatan na dapat ipagkaloob lamang sa mga taong marunong mag-isip at magsuri ng malalim. Sa kasamaang palad, nakalimutan na ng mga Filipino ang ugnayan ng pagboto at ng kakayahan ng mga botante na mag-isip. Sa kasalukuyang sistema, ang karapatang bumoto ay ipinagkakaloob sa lahat ng mga Filipino na ang tanging qualification ay pagiging Filipino. Hindi na isinasaalang-alang sa kasalukuyan kung isang tao ba ay may kakayahang mag-isip, magsuri, at maging rasyonal sa mga bagay-bagay. Kung ang botohan na magaganap sa isang lipunan ay nakabatay lamang sa emosyon at hindi sa malalim na pagsusuri at rasyonalidad, hindi ito maituturing na demokrasya. Ito ay isang demagoguery. Ang demagoguery ay ang kabaligtaran ng demokrasya. Bagamat may eleksyon din sa isang demagoguery, ang botohang nagaganap ay higit na naiimpluwensyahan ng emosyon, popularidad, physical looks at galing sa pagsasalita kaysa sa kahusayan, malalim na kaalaman at rasyonalidad. Halimbawa, kung mayroong dalawang kumakandidato sa isang posisyon. Si Candidate A ay mayroong malalim na kaalaman at karanasan sa posisyong nais niyang pagsilbihan. Gayunpaman, wala siyang husay sa pagsasalita at kapos sa karisma. Si Candidate B naman ay isang mahusay na aktor at lubos na sikat sa publiko at masabi natin na mas kaaya-ayang tingnan kumpara kay Candidate A. Gayunpaman, wala siyang kakayahan sa posisyong kanyang tinatakbuhan. Kung mga intelektual ang tatanungin, madaling sabihin na si Candidate A ang naarapat magwagi sa botohan. Gayunpaman, mag-iiba ang istorya kung kasali na sa eleksyon ang mga taong walang wastong kasanayan sa pagboto. Sa kasalukuyan, marami pa ring mga Filipino ang tumitingin sa popularidad at nakabase ang pagboto sa kanilang mga damdamin. Marami pa ring mga Filipino ang nagtatalo-talo ukol sa personalidad ng mga kandidato at hindi dahil sa mga kaisipan na kanilang sinisimbolo. Laganap na ang teknolohiya at mas madali nang mahanap ang mga impormasyon. Ating samantalahin ang mga ito upang maging mahusay na botante para makamit ang tunay na demokrasya. Naniniwala ka bang demagoguery ang Pilipinas o isa na itong demokrasya? Let us know in the comment section. This is Sir Ian and I'll see you on the next one.